Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys, it's me again, Krang TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin kung sino nga ba ang crew nga ni Joy Boy, kung saan sinasabi nga na kabilang nga daw dito ay ang ancestor nga ng D-Clan. Ang pangalang Joy Boy ay sinasabing taglay ng dalawang tao. Ang una and most well-known one ay extremely relevant figure sa Void Century, na nagkaroon talaga ng importanteng role sa history ng Fishman Island at nag-iwan nga daw ng unimaginable value sa last island ng Grand Line. Siya ay unang na-mention ang Ryogophony glyphs na binasa nga ni Nico Robin sa Sea Forest. Based nga sa historical recordings ni Joy Boy na naiwan sa Phony glyphs, pinapaniwalaan na si Joy Boy ay babalik around 800 years after ng Void Century. Matapos ngang ma-awaken ni Monkey D. Luffy ang kanyang mythical zone type Devil Fruit, ang Hito-Hito Nomi model Nika, ayon kay Zanesha ay bumalik na nga daw itong si Joy Boy. Bukod pa nga dyan, ayon kay King Neptune, there is a legend sa royal family na tao nga daw na magpupulfill sa promise ni Joy Boy. And during Roger Pirate's journey, matapos kang mag-join ni Kuzuki Oden, sila ay nag-travel sa Fishman Island habang sila ay nasa daan. Narinig nga ni Roger at ni Oden ang Sea King na pinag-uusapan ang about nga sa birth of someone who will lead 25 years along with the new Poseidon. At matapos nga nilang ma-discover ang Laugh Tale, bumalik nga si Oden patungong Wano Country, kung saan ito ay connection din kay Joy Boy. At dito nga ay gumawa nga siya ng plano to open up the enclosed land preparation ng pagbabalik ni Joy Boy. Ngunit ang kanyang efforts were foiled by then Shogun Kurozumi Orochi at ang pirate na si Kaido, at siya ay namatay. So iniwan nga niya ang gawain ito sa mga retainers. At unknown point, Kaido learned about nga kay Joy Boy. At si King nga, na member nga ng Beast Pirate at Lunarian, ay seemingly nga na naniniwala na si Kaido nga ay ang siyang magiging Joy Boy at siyang magbabago sa mundo. So kung titignan ng mabuti, malaki ang magiging papel ni Joy Boy sa buong One Piece series, na nung una pa nga ay pinaniwalaan natin na siya nga ang nagpakalat ng Phony glyphs. Pero yun nga, hanggang sa yon ay inilabas nga ang bagong karakter nitong nakaraang chapter, which is si Nefertari di Lili, na siyang sinasabing siya talaga ang nagpakalat ng Phony glyphs. Pero ito nga, wala pa kang gaanong information about kay Joy Boy, kasi parang si Joy Boy ay figure of deep historical at mythological relevancy sa One Piece series. Pero sa video ito, aalamin natin ang isang teore na nagsasabi nga or nagbanggit nga sa maaaring crew nga daw nitong si Joy Boy. Una nga, ayon dito sa teore, sinasabing maaaring ang ilan sa mga crew nga ni Joy Boy ay ang mga ninuno ng D-Clan. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga taong merong middle initial na D are some of the most powerful individual sa One Piece series. Sila din ay ang kinukonsidered na threat sa Celestial Dragon and also threat to God. And most member ng D-Clan ay common sa kanila ang mamatay ng nakangiti. So far, kung mapapansin, malaki talaga ang impact ng member ng D-Clan sa mundo, katulad na lamang ni Goldie Roger at syempre ni Monkey D. Luffy. Pero paano nga daw kung mali pala ang pag-aakala natin about sa D-Clan or sa may mga initial na D? I mean, hindi talaga sila isang clan, kung saan sinasabi na maaaring ang mga ancestor ng mga may initial na D ay actually loyal crew nga ni Joy Boy, kung saan ang D ay sumisimbolo na sila ay member ng crew ni Joy Boy, na maaaring ang letter na D ay first letter ng pangalan ng grupo ng pirates ni Joy Boy, kung saan lahat sila ay mga naghahangad ng kalayaan, at maaari din na ang may mga D initial na ito ay kasamahan ni Joy Boy ay hindi lahat ay human. I mean, parang si Saul na example nga ng Giant D. Ito ay isang magandang example na masasabing ang mga may initial na D ay maaaring hindi talaga galing sa iisang lahi or hindi talaga sila related sa isa't isa, kundi maaaring ang ibig sabihin nito, maaaring they shared something in common. Maaaring iisa lamang ang goal nila, iisa lamang ang gusto nilang gawin, o kaya naman maaaring sila rin ay pare-parehong ayaw sa 20 Kingdoms. At kaya naman Nefertari di Lili ang pangalan ng bagong karakter nga na inilabas sa One Piece series, at dahil maski siya ay against din sa kasalukuyan noon na nangyayari
sa kanila. At siya ay umanib nga din sa grupo noon ni Joy Boy na isa rin sa maaring dahilan kung bakit tumanggi siya na tumira sa Mary Jo kasama ang 19 Kingdom. At nang malaman nila ang ginawang ito ni Lily ay dito na nga siya pinatay dahil ito ay pagtatraidor nga sa kanila. Dahil kung matatandaan, si Nefertari di Lily ay queen ng Arabasta Kingdom during the time ng Void Century. At siya ay kabilang sa 20 monarch credited with the foundation nga ng world government. Pero yun nga, sa lahat ng 20 monarch na ito, si Lily lamang ang tumanggi na tumira sa Mary Jo, na maaaring ang dahilan nito ay ang agenda nila ni Joy Boy. Pero bukod pa nga sa teoryang yan, may ilan pa ang sinasabing crew nga daw nitong si Joy Boy. Una nga dito ay si Zunesha. Zunesha affiliated with Joy Boy 800 years ago. Sa ngayon ay pag-alagala siya through New World at daladala nga niya ang Island of Soul sa kanyang likuran bilang parusa nga sa hindi nga maipaliwanag na krimen na kanyang ginawa. Maski ang ilan sa One Piece fans ay hindi pa rin matukoy kung ano nga kaya ang ginawa niyang kasalanan kung bakit siya pinarusahan ng ganito. Pero maaaring may ginawa siya sa Void Century, sa Ancient Kingdom, and sa war against nga sa world government. Pero so far, only handful of people have been able to hear Zunesha's voice. So bukod nga kay Zunesha, pinapaniwalaan din na kabilang nga sa crew nga ni Joy Boy noon ay si Kozuki Toki, born Amasuki, kung saan siya ay asawa ng Diamond ng Kurina si Kozuki Oden, at siya ay ang siyang nanay ni Momonosuke at ni Hiyori. So baka nagtataka kayo guys kung paano nangyari yun mahigit 800 years ago na nga. Actually guys, si Kozuki Toki ay ipinanganak around 830 years before nga ang present day. By the time siya ay 26 years old, she jumped forward in a time with her devil fruit ability at nag-arrive nga 30 years before nga ang present, kung saan dito nga niya nakilala si Oden. Malaki ang chance na si Kozuki Toki at si Joy Boy ay magkakilala at siya ay kabilang din sa crew nito. Maaring siya ay nagpunta lamang sa present day dahil maaaring nais niyang makahanap ng bagong Joy Boy na siyang tutupad sa ipinangako ni Joy Boy na hindi nga niya natupad. Pero yun nga, matapos nga siyang mag-stay kay Oden ng 10 years, siya ay na-execute at namatay during nga sa destruction ng Oden Castle. So yan nga guys, ang ilan lamang sa teorya sa kung sino nga ba ang crew noon ni Joy Boy. Pero kung kayo ang tatanungin guys, agree ba kayo dyan or mayroon pa kayong mga tao or mga character na naiisip na maaaring maging member ng crew ni Joy Boy? I-comment nyo lang inyong kasagutan sa ating comment box at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!